Hey, what's up everyone? It's me, Lauren Q. I'm back. Kilabos sa inyo lahat. Magandang gabi po. Hey, Mama Sam. Magandang gabi. Hello, 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 hello. Magandang gabi po sa inyo lahat. Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago naming subscribers, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe nyo dito sa channel ni Lauren Q at sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta. Araw-araw, lagi-lagi, maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre, Lauren, kamusta ka? Ito po, Mama Sam, okay naman po. Kayo po ba, kamusta? Okay na okay din lang. Siyempre, kagigising lang din natin. Medyo nakatulog ako kanina. So, katukulo ko ng bongga-bongga. By the way, so yun. So, fresh overload na ulit. Pero, Lauren, ito, gusto ko tayong congratulate kasi you're almost 5,000 subscribers na. Mm-hmm. Yes, tama ka dyan, Mama Sam. At yan, sa mga viewers namin ngayong gabi na hindi pa po nakasubscribe, mag-subscribe na kayo at gawin nyo ng 5,000. Ayan. Thank you po, mm-hmm. And God bless. Keep going lang, Lauren. Alam mo, naniniwala kasi ako na kapag pinagtatrabaho mo ng maigi ang ginagawa mo, madali mong makukuha ang lahat ng bagay. So, dapat keep going lang ng keep going. Samahan lang ng tiyaga, sipag, at saka syempre determination sa ginagawa. Yes. Kaya ito, Mama Sam, ito na naman tayo nagbabalik at marami na naman tayong pag-uusapan ngayong gabi. At ito nga, Mama Sam, ang pag-uusapan natin ay ang Binibining Pilipinas Aspirants Candidates Early Favorites. Ayun. So, noong 31st nga ng January, naganap na ang deadline application ng Binibining Pilipinas. Ang kanilang final screening magaganap nga this coming February 6, kung di ako nagkakamali, sa Monday na. So, doon malalaman natin kung sino nga ba ang officially candidates ng Binibining Pilipinas 2023. Pero dito pa lang, Diyos ko, nagpasa pa lang ng application. Nakita naman natin, kabugan na ang mga kandidata. At hindi lang yun, Loren. Grabe na yung mga styling nila, ha? As in, talagang hindi sila nagpapahuli sa mga styling. Parang officially candidates na sila. Parang yung araw na yon ay parang tawag dito, yung final screening na. Final submission lang ng application, pero grabe kumabog yung mga style ng mga kandidata. First time na nangyari to sa history ng Binibining Pilipinas. Yung nagpapasa pa lang sila ng application ay talagang naka-style na yung mga girls. Pero syempre, abangan natin kung ano yung mga eksenang gagawin nila sa darating na final screening talaga. Yes, at saka ito nga, Mama Sam, karamihan dito sa nag-apply ng Binibining Pilipinas candidates ay mga veterana na din sa pageant. Totoo yan, ang mga nag-submit ng application ay talaga naman nakakagulat. Ginulat tayo ng bonggong-bongga, yung tipong hindi mo inaasahan na babalik sila or nandiyadyaan sila pero umabog. Alam mo, Lauren, sa totoo lang ako, medyo na-worry ako sa Binibining Pilipinas kasi nga, di ba, nabalitaan ko, tatlo nga lang yung corona. Andiyan yung Binibining Pilipinas International, Binibining Pilipinas Charm, at saka Binibining Pilipinas Globe. Actually, yung Charm, hindi pa siya masyado talagang in-announce ng Binibining Pilipinas na ito na yung bago naming crown. Pero nandun doon, maraming naglalabasan na ang Binibining Pilipinas 2024 Charm ay mapupunta nga dito sa Binibining Pilipinas. So, tignan natin. But I'm so excited. Excited ako sa corona na makukuha ng mga binibini. At the same time, medyo na-worry din ako kasi meron tayong pending crown. Ito nga ang Binibining Pilipinas International. And then, plus nandun doon yung Binibining Pilipinas Charm, kung sakasakaling kukoronahan siya ngayon, ay ilalaban pa siya for the next February sa isang taon. So, medyo parang abangers itong mga kandidata na mananalo dito sa Binibining Pilipinas ngayong taon na to. Kaya parang sabi ko, may sasali pa kaya? Pero nagulat ako kasi talagang sinugod sila ng mga bitiranang, mga candidates na sumali na sa mga iba't ibang klase ng pageant. Yung mga crossover, di ba? Ayun. So, tingnan natin yung mga nag-over the bucket na yan. Sino-sino ba yan? Yes, Mama Sam. At ito nga, aplikante pa lang ay bardagula na ito mga aspiring candidates ng Binibining Pilipinas. At hindi lang yon, early favorite na kagad sila ng mga tagahanga, di ba? Yung parang alam mo yun, hindi pa sila official candidates, ha? Anytime pwede pong maligwak tong mga to. As
aspirant candidate ng Binibining Pilipinas. Kasi hindi pa sila officially candidates. To remind lang ha. So yun, nakakaloka. Yes, Mama Sam, kahit na nga, wag na natin patagalin. Simulan natin kay Leia Macapagal. Mama Sam, anong masasabi mo kay Leia Macapagal na sumali nga ito ng Miss World 2021? At ngayon, nag-crossover siya dito sa Binibining Pilipinas. Anong say mo? To be honest, Leia Macapagal, na-interview ko to twice. And then, nakikita ko naman yung beauty niya, pambinibining Pilipinas naman din talaga. Naging finalist na siya dito sa Miss World Philippines, so matitindi yung labanan nila noon. So what if pa kaya dito sa binibining Pilipinas? So ibig sabihin, kaya na makipagsabay sa mga kandidata dito. And then, nakita ko yung beauty niya, pwede nga siyang manalo ng binibining Pilipinas International kasi yung talaga yung galawan nito ay galawang binibini talaga. So, tingnan natin kung magiging officially candidates nga ba siya dito sa Binibining Pilipinas at tingnan natin kung ano ang ipapakita niya from the world to the Binibining Pilipinas. At ito, Mama Sam, nagbabalik. Binibining Pilipinas 2022 finalist din. Ito si Ana Valencia. Mama Sam, anong masasabi mo na nagbalik si Ana Valencia para lumaban muli ng Binibining Pilipinas 2023? Tulad nga ng sinabi ko, ang laki ng chance niya ngayon na makuha niya ang corona ng Binibining Pilipinas International. Why not? Maganda si Ana Valencia. At nakita naman natin noong nakaraang taon ay talagang kumabog din ang beauty niya sa entablado ng Binibining Pilipinas. Nakipagsabayan talaga siya sa mga magagandang kandidata. So I think ngayon, ito yung chance niya na talagang makuha ang isa sa corona ng Binibining Pilipinas. Tulad ng sinabi ko kay Jasmine Omay, ito yung magandang pagkakataon na dapat sumali sila eh. Kasi ito yung time na madali nila masusungkit yung corona. Alam mo yon, fresh ka kasi from the last year and then alam mo kung ano yung gagawin mo. And Ana Valencia, beauty ang pag-uusapan, palong-palo, walang question. And then tingnan natin kung ano yung i-offer niya ngayon sa atin, kung magle-level up pa siya ng bongga doon sa competition na ginawa niya last year. So, abangan natin yan. Yes, Mama Sam. At ito, aabangan natin ulit kung magiging kandidata nga ba siya ng Binibining Pilipinas 2023. To be honest, Ana Valencia, for sure, pasok ko. And then, nalaki ng chance niya makuha ang corona ng Binibining Pilipinas International or Globe or kahit anong corona doon. Kasi beauty talaga, no question. Yes. At ito naman po, Mama Sam. Kung may nagbalik, meron din namang bagong aspirants candidate ng Binibining Pilipinas 2023. At ito nga, Mama Sam, si Zeya Pala from Tarlac. Ano pong masasabi mo dito? Okay. So, itong si Zeya, natatandaan ko, naging second runner-up dito sa Binibini Kanlahi. Kanlahi. And then, sumali siya sa Miss Bikini. And Mutia. Then, sumali din siya sa Mutya ng Pilipinas na naligong bonggang-bongga. So, hindi ko alam kung, kasi ako kasi, kung halimbawa na failed ako doon sa Mutya yun ha. Siguro punta muna ako sa Miss Earth. Ganon. Sa Miss Earth, ayaw niya sumali. So, kasi parang, ang binibini kasi, Loren, mataas ang binibini more than doon sa Mutya. So, ang Mutya, kapag ikaw, naligwa ka dyan, isipin mo na lang, bakit ka pupunta sa binibini? Pero sige, tingnan natin, mali mo naman. Meron siyang ipinaglalaban at meron siyang gustong makuha ang corona sa binibini Pilipinas. Wala namang masamang itry yung best, di ba? At wala din namang masama kung itatry niya. Pero kasi, ako kasi, kung sa kanilang dalawa ni Omay, mas parang death ko si Omay sumali uli more than sa kanya. And I think siya, pwede siya sa Miss Earth Philippines. Kasi sa Miss Earth Philippines, yung beauty niya kakabuk doon. Yun. Pero dito sa Binibining Pilipinas, I think pwede niyang makuha ang corona, Binibining Pilipinas Globe. Kasi yung mga ganyang beauty, talagang pang-globe naman din talaga. And abangan natin, mali mo naman kumataw siya dito na bonggang-bongga, naging Miss Bikini na siya, di ba? Yes, at saka hindi natin sure kung ano nga ba yung performance ang meron siya. Kaya aabangan na lang natin dito kung makapasok man siya bilang kandidata ng Binibining Pilipinas, ay makikita natin yan kung ano nga ba ang meron kay Zeya Pala. Sabi nga ganun, kasi ka na dapa, doon ka bumangon, di ba? So, I think doon siya babangon. So, tingnan natin. So, ngayon pa lang, good luck kay Zeya. Yes. And dito po, Mama Sam, dumako naman tayo sa mga veterana ng kandidata ng pageantry.
Mamasam, unahin natin dito si Trisha Martinez na dating Miss World Philippines na nag-title bilang Miss Tourism 2021. At ngayon, nag-crossover nga dito sa Binibining Pilipinas. Ang laki ng chance niyang makuha ang Binibining Pilipinas International. Hindi siya nakalaban kasi sa Miss Tourism International. So I think dito, may chance siya makuha ang corona. Na-interview ko rin to si Trisha Martinez. Napakabait niya. She's from Laguna, San Pablo. Parehas ka. Ah, nakalimutan ko. Pait niya ta o San Pablo. Pero parehas kaming taga Laguna. Kaya natatandaan ko siya. And then, ang maganda kay Trisha, napaka-humble. Napakabait na bata. To be honest, nung lumaban siya sa... Kasi yung na-interview ko siya sa Miss World, ang ano niya, ang humble-humble lang. Tapos yung lumaban na siya sa entablato, talagang ang angas niya. Kaya hindi ako magtataka kung makakasungkit din to ng corona dito sa Binibining Pilipinas. Impossible, pwede siyang maging Binibining Pilipinas International kasi yung beauty na meron siya, talagang masasabi ko naman, pwede mo dalhin to sa international. Kakabong. Yes, tama ka nga dyan, Mama Sam. At ito nga, kung merong Trisha Martinez, meron din pong isang kandidata na veteran na si Angelica Lopez na naging Miss Universe Philippines candidates. At Mama Sam, lumaban nga ito ng Miss Asia Global International at nag-first runner-up siya dito. Ngayon, nag-cruise over din dito sa Binibining Pilipinas. At tingin mo, ano ang chance niya dito sa Binibining Pilipinas? Okay. To be honest, na-surprise ako dito kay Angelica Lopez. Kasi I expected her na lalaban siya sa Miss Universe Philippines after niya dito sa Miss Asia Global International na nag-first runner-up siya. So, nung laban niya doon sa Miss Universe Philippines, to be honest, na-surprise kami kasi sobrang galing niya talaga. Ang galing-galing niya doon. And then, yung na-appoint siya, sabi ko, ay, ang laki ng chance na ito manalo. But nag-first runner-up. So, ngayon, inaabangan ko siya dito sa Miss Universe Philippines. Pero nagulat ako kasi nandito siya sa Binibining Pilipinas. Beauty, I think, pwede kasi siya mag-tone down. Kasi yung beauty niya, hindi naman ganun katapang, hindi naman ganun ka-empowered talaga na very strong. So I think, ang dali lang siyang mag-tone down. Pwede siya sa globe, kasi ang ganda, sexy. I think kaya niya. Kung nakakuha siya ng first runner-up sa Miss Globe as a Miss Global International, I think dito kaya niya rin. So kaya niyang manalo dito. At isa siya sa mga nakikita ko na mukhang sure win to. Yes, I agree, Mama Sam. At ayun nga, 'di ba, nag-first runner-up sa Miss Asia Global International. At ngayon, aspiring candidates nga ng Binibining Pilipinas, I think papasok 'yan. At once na nakapasok 'yan, makikipagbardagulan 'yan. Ang tanong ko, magiging official candidates ba? Well, Mama Sam, kayang-kaya niya maging official candidates itong si Angelica Lopez, I think. We don't know, Lauren, kasi last year may mga kandidata na from Miss Universe Philippines na nag-audition dito sa Binibining Pilipinas, hindi sila nakapasok. Kung hindi pa natanggal ang isang kandidata, hindi pa sila talaga makukuha. Kumbaga second choice. So hindi ko alam kung yung mga kandidata from the Miss Universe Philippines ay kukunin ba ng Binibining Pilipinas. So hindi tayo sigurado, Chen. Yes, abangan na lang natin. Pero I think para sa akin, kaya niyang makapasok. Oh naman, walang question sa caliber. Pero ang tanong doon, okay ba sa Binibining Pilipinas? Wala tayong magagawa doon. And dito naman po, Mama Sam, kung nandyan si Trisha Martinez, Angelica Lopez, andyan din po si Mirhan Hipolito na dating ang Miss Universe Philippines 2021 finalist. At ngayon, nag-cruise over din dito sa Binibining Pilipinas. Ano sa tingin mo, Mama Sam, ang chance na makuha o makapasok bilang official candidate ng Binibining Pilipinas? To be honest, kung caliber ang pag-uusapan, katulad nga na sinabi, kung ikaw naniniwala kay Angelica Lopez na pwede siya sa Binibining Pilipinas, ganun din naman ako sa kanila. Kaya lang, tulad nga na sinabi ko, hindi ko alam kasi hindi naman ako mag-i-screening sa kanila. May mga girls na uupo from the Binibining Pilipinas and then mayroong mga past winner and then recently winner. So hindi ko alam kung ano ba ang hinahanap nila. Siyempre ang hinahanap nila, galawang Binibining.
ang binibini. Si Mirhan ni Polito, to be honest, ginulat tayo niyan eh, na parang, ha, talagang siya talaga yung nasupresa tayo. Alam niyo kung bakit? Kasi syempre, expected natin magbabalik siya sa Miss Universe. And then, napunta siya dito sa binibini Pilipinas. And nakita natin yung caliber niya talagang, ah, pang-universe. Siguro, yung team niya ang iniisip, nako, kung si Janito Gono nga, naging binibini Pilipinas winner. Pero kasi, nandoon pa, yes, she prototype ng Janito Gono, pero kasi Janito Gono, nandoon pa yung binibini Pilipinas universe, yung Miss Universe Philippines. So, kaya, kailangan natin ng mga strongest candidates na, alam mo yung panggalawan talaga ng pang-Miss Universe. Ayun yung sinasabi ko, na ang pinipeg kasi noon, Miss Universe Philippines. Kaya nandiyan dyan si Catriona Gray, nanalo si Catriona Gray. From, nakita nyo naman, from the world, bigla siyang nag-change talaga ng fears kasi gusto niyang makuha yung universe. And then, walang problema kasi andiyan dyan eh, yung universe eh. So, si Mirhan Hipolito, to be honest, napakagaling nito na kandidata. Na-interview ko siya, nakausap ko ng bonggang-bongga in front of camera and behind of the camera. Talagang magaling. At very empowered woman. Yung tipong pag kinausap mo na siya, ganun siya ka-powerful. Yung malakas yung radar, malakas yung charisma, magaling. Sabi ko nga, pang-Miss Universe. Kaya nanggulat ako, nandito siya sa binibining Pilipinas. Kasi kung tutuusin, kung natalo siya sa Miss Universe, nakapalo lang siya ng top 16, kaya niyang i-caliver yung sarili niya ng i-upgrade eh. Kasi kaya lang naman siya nagkamali noon. Hindi na siya napasama sa semifinal sa swimsuit competition, natalisod siya eh. So, yun lang yung naging problema. Pero, yung galawan niya, styling niya, talagang, alam mo yun, ready to fight. Ayun lang. Nagulat tayo, nandito siya sa binibining Pilipinas pala. So, yung caliber niya, hindi ko alam, kailangan niya mag-tone down. Kailangan niya mag-tone down konti para makasabay siya doon sa, alam mo yun, sa level ng binibining Pilipinas at hindi masayang yung laban niya. Kasi, sabi ko nga, kahit maging official candidate siya dyan, kung hindi siya mag-tone down, mawawala yung saysay yung laban niya. So I think pwede siya intercontinental kasi brainy naman talaga itong si Mirhan Hipolito and then Pasarela panalo. So medyo yung ano lang, medyo siguro mag ano siya, wag mag heavy makeup, light makeup lang para magmukhang alam mo yon kasi morene. So parang mas mukhang makita yung charming. Lumabas charming instead ng gorgeous. 'Di ba? Kasi pwede siyang binibining Pilipinas Intercontinental, pwede din siya sa Globe. So, hindi ko lang alam kung ano yung target niyang crown dito. So, hintayin natin, tingnan natin kung magiging official candidates ba siya, tapos tingnan natin kung ano yung styling na ipapakita niya, kung mag-tone down ba siya. So, exciting, si Mirhan Hipolito, kaabang-abang. Alam mo, masusupresa ako lalo kung siya ang kauna-unahang morenang mananalo ng binibining Pilipinas International. I think new offer ito for the international. Why not, di ba? So yun, so abangan natin yan lahat. At ito malalaman na natin, malapit na sa next week. Magkakaalaman, sino ba yung magiging official candidates ng binibining Pilipinas 2023. So yun, so kayo guys, excited ba kayo? Ikaw, Lauren, excited ka ba? Yes, Mama Sam, excited na din ako sa magiging official candidates ng Binibining Pilipinas 2023. Sabi nung ganun, once you are Binibini, you're always a Binibini. Kaya, grabe, no? Talaga ang Binibini Pilipinas, pumupunta pa rin ang mga babae. Ayun yung sinasabi kasi na iconic na ang Binibini Pilipinas. Kumbaga, parang hindi sila dapat matakot na mawalan ng corona. Ang binibining Pilipinas, kahit nga siguro Miss International na lang yung corona dyan, pupuntahan pa rin yan ng mga ano, kasi iba pa rin yung tatak binibining Pilipinas. So yun, so natutuwa lang ako dahil talagang nagsisimula pa lang ang laban ay aplikante pa lang to, bardagulan na dito sa binibining Pilipinas. Kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga tinatalakay namin? Please comment below para at least malaman naman namin kung anong opinion ninyo dito sa mga pinag-uusapan namin. Ayan, so yun sa lahat ng tumutok sa amin ngayong gabi with Mama Sam.
Maraming salamat po sa inyong lahat. At guys, sa mga hindi pa po nakasubscribe, please don't forget to click like and subscribe and click na rin po notification bell para lagi kayong updated. Always keep smiling and always think positive. Sabi nga ganon, walang imposible sa itaas, manalig lang tayo sa kanya. Kaya guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli natin chikahan! Paalam! Thanks for watching!